Let us pray. Jesus, all stand. Grant us, O Lord, we pray that the course of our world may be directed by your peaceful rule, and that your church may rejoice and troubled in your devotion. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Sirach. To keep the law is great oblation, and he who observes the commandments sacrifices a peace offering. In words of charity, one offers fine flour, and when he gives alms, he presents his sacrifice of grace. To refrain from evil pleases the Lord, and to avoid injustice is an atonement. Appear not before the Lord empty-handed, for all that you offer is in fulfillment of the precepts. The just man's offerings enriches the altar and rises as a sweet odor before the Most High. The just man's sacrifice is more pleasing, nor will it ever be forgotten. In generous spirit, pay your means to the Lord. Be not sparing of freewill gifts. With its contribution, show a cheerful countenance, and pay your tithes in a spirit of joy. Give to the Most High as He has given to you, generously, according to your means. For the Lord is one who always repays, and He will give back to you sevenfold. But offer no bribes, this He does not accept. Trust not in sacrifice of the fruits of extortion, for He is a God of justice, who knows no favors. The word of the Lord. Thanks be to God. The upright I will show the saving power of God. To the upright I will show the saving power of God. Gather my faithful ones before me, those who have made a covenant with me. By sacrifice and the heavens proclaim His justice, for God Himself is the judge. The saving power. Hear my people and I will speak. Israel, I will testify against you.
Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little one the mysteries of the kingdom. Peter was moved to say to Jesus, "We have put aside everything to follow you." Jesus answered, "I give you my word. There is no one who has given up home, brothers or sisters, mother or father, children or property, for me and for the gospel, who will not receive in this present age 100 times as many homes, brothers and sisters, mothers, children, and property, and persecution besides, and in days to come, everlasting life. Many who are first shall come last, and the last shall come first." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Ngayon po ay tawagin natin ay Shrove Tuesday. Sa ibang lugar, Fat Tuesday. Kaya po sa ibang lugar, ang tawag dito ay Mad. Madrigas. Madrigas. Ito yung time na kung saan ay bago tumating ang panahon ng Kwaresma. Fat Tuesday. Kasi darating na bukas ang day of fasting and abstinence. Kanina po, parinig po ako sa San Pablo, kasi may mga madre tayo na Holy Faith Sisters. At yung devotion sa banal na mukha ni Jesus ay itinilaga nila sa araw ng Martes bago mag-Miyerkules ng Adol, sa araw na ito. Sabi ko, pumunta ako sa punta. Matagal na rin akong hindi nakapunta sa kanilang kumbento. Kung yung maalala, noong una ay sila ay nang punta sa paro-parokya para ipalaganap ang devotion sa mahal na mukha ni Jesus. Kailan? Sa buwan, medyo mahina sa lugar natin ang devotion. Sabi ko nga, yung devotion na lamang mo mismo ni San Martin de Porres, nahihirapan tayo. Lalo-lalo ang pangaya yung devotion na hindi pa natin palagi nagagamit. Yung ahong sabi nga, yung devotion na limbawa natin sa mahal ng Birheng Maria, dalawa yung aking utusin, tatlong images natin ay nasa pangalan ng mahal na Birheng Maria, Our Lady of Del Carmen, Immaculate Conception, Mary Home of Christians, ay nasa pangalan ng mahal na Birheng Maria. Pero sabi ko ay tingnan nyo lamang, ilan lamang nagsisimba kapag Miyerkules na may devotion sa ina ng laging isang lolo. So, hindi ko alam kung meron lang pa nang ipatalaga kung nag-devotion sa mahal na ina ng laging isang lolo. Pero yun yung bahagi na
devotion, devoted to you. At maniwala ko ipinahayag sa atin sa Ibanghelyo. Anong sabi ni San Pedro? Panginoon, binigay natin lahat para sumunod sa iyo. Kasi hindi pwede na hindi ka magsakripisyo kung ikaw ay talagang tunay na nagmamahal. Hinahayagan palaging may kasamang sakripisyo kung talagang ikaw ay nagmamahal. At yan, ang inihanda natin, bahagi na kung saan, ay yan ang panahon na dadaanan natin ngayon, ngayong panahon ng Kwaresma. Bahagi yun. Makatayin ka sa kapisyo, hindi sa pagkat gusto natin na pinapahirapan natin yung ating sarili. No? Ngunit tayo na sa sakripisyo, kaya bari, kasi tayo ay mga nilalang na nagmamahal. Tayo yung mga nilalang na nagmamahal sa Diyos. Tayo yung mga nilalang na nagmamahal sa bawat isa. So, kung yung mahala ay lalong-lalo na mga magulang, naintindihan nyo na kapag talaga nagmamahal, talagang magsasakripisyo ba sa inyong mga anak. So, hindi ko pwede sabihin mo, nagmamahal ka, hindi ka nagsasakripisyo. Kaya nung sinabi ni Pedro na ibinigay namin ang lahat para lamang sumunod sa iyo, hindi sinabi ni Jesus na palakpakan. Bahagi yun ang pagkilos. Bakit? Kasi nagmamahal ka. Asana po ay paalalahanan natin yung ating sarili at patuloy natin paalalahanan ng bawat isa. Kasi bahagi yun ang pagkilos na kuminsan ay para magang ating pagsasakripisyo. Gusto magad natin na masuklihan. Ano sabi ni Jesus? Do not worry. Darating ang panahon na kapag yung sakripisyo mo, dapat mag-ibaliwan at pagka nagsasakripisyo because ng pagmamahal. Alam mo kapag tingin ng sakripisyo, gawa ng pagmamahal ay sapat na. Sapat na. Kasi yung mismo pagkasakripisyo mo, kapag ginawa mo out of love, hindi ka na maghihintay ng kapalit. Pero sinasabi ni Jesus, sigurado may kapalit. Ating kapalit tayo na hanggang doon sa buhay na walang hanggang. Pero yung susi para yung pagkasakripisyo natin hindi maging mahirap, kaya dapat maging aware tayo. Yung pinakatunto. We have to be aware. Pati nag-reservice yun, this is out of love. Bagamang masalihin natin ay implicit na yun. Kasama na yun. Kasama na yun, pero dapat tayo maging aware tayo. Ito isa nila kailang palalaanan natin yung aming sarili. Kasi kung minsan nakakalimutan natin na kaya natin ginagawa yung mga sacrifice na ito, ay gawa ng pagmamahal natin. Kaya kung minsan naghihintay tayo ng kapalit. Kasi nakalimutan natin na ang pag-sacrifice natin ay bunga ng ating pagmamahal. At magagawa natin yung pag-sacrifice sabagat tayo ay mga nilalang na nagmamahal. Higit sila sabagat ginahal tayo ng Diyos. Kaya yung pag-aayunong at pag-aabstinensya ay yan po lamang ay hinahighlight natin. Pero hindi yan ang pinakapuntos. Ang pinakapuntos yan
pagmamahal. Kaya kaya natin magsakripisyo. Katulad ng pag-aalunan, katulad ng abstinensya. Pero marami pa. Pero ito yung simbolo na ipinapaayaw na natin pananampalataya. Na nawawag natin makalimutan na kaya natin ginagawa ito ay gawa ng pagmamahal. Kasi kapag nakalimutan natin ito, ano mangyayari? Maging mabigat. Mabibigat lang tayo. It becomes an obligation. Hindi na debosyon. Kaya yung kagandaan ng debosyon. Pag sinabi ng debosyon, nagmumula sa iyo. Hindi imposed. It could be imposed. Pero maliwanag sa iyo nga rin na kahit na imposed man, okay lang pa rin. Debosyon ko yan. At ano yung debosyon mo? Ang pagsakripisyo. Bakit? Kasi ako'y nagmamahal.
Notice me, O God, who provide gifts to be offered to your name, and count our oblation as signs of our desire to serve you with devotion. We ask of your mercy that what you grant us, the source of merit, may also help us to attain merit's reward. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is still right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For when your children were scattered far afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that the people form as one with the unity of the Trinity. May the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, mind to the praise of your manifold wisdom, be manifest as the Church. And so, in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and gave you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me.
and ascension into heaven, and as we look forward to His second coming, we offer You a thanksgiving, this holy and living sacrifice. Look, we pray upon the oblation of Your church, and recognizing the sacrificial victim by His death, You will to reconcile us to Yourself. Grant that we who are nourished with the body and blood of Your Son, and filled with His Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May He make of us an eternal offering to You, so that we may obtain an inheritance with Your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with Your blessed apostles and glorious martyrs, Saint Martin the Porus, and with all the saints, in His constant intercession, in Your presence we rely for unfailing help. May these sacrifices of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity Your different church of earth with Your servants, Francis and Benedictus, the order of bishops, all the clergy, and the entire people You have gained for Your own. Listen graciously to the prayers of this family whom You have summoned before You. In Your compassion and merciful Father, gather to Yourself all Your children scattered throughout the world. For departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to You at their passing from this life, give guidance to Your kingdom that we hope to enjoy forever the fullness of Your glory, through Christ our Lord, through whom You bestow in this world all that is good. Through Him, we give in name, O God Almighty Father, all the glory and honors is Yours forever and ever. God, our love, may we truly sin in our sacrifices. You take away our sins of the world.
Behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Glorious by your saving gifts, we beseech your mercy, Lord, that by the saving sacrifice with which you feed us in our present age, you may make us partakers of life eternal. Through Christ our Lord, please include in your intentions, in your prayers and sacrifices for the intention of the Philippine Church, especially for the no to death penalty, because any time from tomorrow, the lower
your bone, whether to reimpose the death penalty law or to stay in repair. So we pray for not in reimposing of the death penalty. Pinagdarasal natin na huwag maibalik ang kaparusahan ng kamatayan. Hiningi ko ang inyong panalangin at sakripisyo. Hinihingi ng simbahan, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love and mercy of the God made man. Thanks be to God.